friend. Tara na. Ube, pati ako bibig. Face mask ko. Ayun, papunta kami sa aming dating pangalawang tirahan. Bago pong magbilya. So, okay, papunta kami sa dati naming tinitirahan. Dito sa malapit sa palengke. Sa susunod sa bilya naman tayo. Pakita na namin po. Hello guys, dito yung pangalawang naging tirahan namin. Yung sa bilya, i-reveal ko din yun yung unang naging tirahan namin. Dito kami dati nakatira. Pero ngayon, bumagsak na siya dahil sa laging pag-uulan, laging bagyo. Kaya gumanyan na siya gumuho ng konti. Ngayon, kaya umalis na kami dito kasi dati nakatira yung ate ko dito, tsaka ako. Eh dahil may mga sanggol na kami, tapos yung mga tubig dito nai-stack lang. Nai-stack, tapos maraming pinupugaran kami lagi ng mga lamok. Kasi yung tubig hindi nga nawawala. Ayan dati, papakita ko yung naging tirahan namin dati. Pero dati guys, hindi ito ganito. Kasi kada ulan, bumababa siya tsaka yung malalakas na hangin. Ayan, ayun yung tita ko. Siya na yung nakatira ngayon dito. Asawa ng tita ko. Tita. Asawa ng tita ko. Mag-hi ka muna sa vlog ko. Eto, dyan siya nakatira. Dati kami yun dito, kaming magkakapatid. Kaya ganyan namin naisipan mag-apartment. Kasi nga marami na kaming mga bata. Siyempre, nahihirapan na yung mga batang matulog kasi maraming lamok. Umiiyak lagi sila. Yan. Dito naman yung sa tito ko. Yan. Dito naman yung sa tito ko. Kaso, dahil nasa bagyo, tsaka sa lakas ng hangin, tuluyan na siyang gumuho. Kaya hindi na natitirahan. Tinatambakan na lang ng mga kaon. Ngayon, dito yung sa tito ko. Yung nag-wheeler. Kapatid ng mama ko yung mga nakatira dito. Yan. Dito yung kanilang tahanan. Hello, Bab! Pabukas! Malay mo. Pabukas naman ang pinto mo. Katok-katok. Pabuksan na natin. Ito yung ano. Tubig. Bahay ng tito ko. Ayan, no? Kaya sa mga nagsasabi, nagpapawa lang ako. Dati po talaga, sobrang wish ko po na makapunta sa mga pinupuntahan ng mga KM. Dati wish ko talaga yan kasi gusto ko, number one ko silang gustong matulungan. Dahil sa sitwasyon din ng bahay, naging bahay namin dati. Ayan. Ayan yung sa, ano, tito ko, yan yung bahay niya. Diba guys? Sige na, kumuha ba? Ayan siya. Ay, Bob. Bob, ano masasabi mo sa mama ko? Nahiya siya. Ayan yung kanyang tulugan kasama yung asawa niya. Tsaka mga anak. Ayan, ayan yung naging bahay niya. Kaya guys, kaya ako nag-vlog din. Kasi gusto kong ipakita sa inyo kung ano rin yung kalagayan namin. Hindi ako yung nagsasabing nagpapaawa lang ako. Hindi totoo yun kasi marami talaga akong kamag-anak na yung sitwasyon nila sobrang nakakaawa din dahil lalo na yung mga dinadaanan nila tapos hindi nawawala yung tubig. Pagkita mo yung tubig, yan o, yung stack ng tubig. Tsaka yung mga lamok. Ano? O Bab, ako na kami na yan. Ay, Bab, maraming salamat sa tulong na ibibigay niyo sa amin. Kasi si mama ko kahit papaano, siya minsan binibigyan kanya ng mga pambiling ulam, yan, ganyan. Dahil kundi lang sa mga kapatid ko, wala, hindi kami makakarawas. Lalo na yung mga pamangkin ko, mababait sila. Hindi lang dahil sa kanya, wala, hindi kami kakain. Ay, nag-wheeler lang. Siya po yung asawa po niya, nagmamani. Si tito ko po, nag-wheeler po siya. Thank you na, Bab. Sige. Ay.
Dapat ako ang pihunahan mo nga ito. Tara guys. Dito naman tayo sa ano, tita ko. Hi Dar! Ay! Ito pala siya! Ayan. Ito. Ilang aso? Ayan. Ito yung bahay ng tita ko. Meron siyang ano, meron siyang munting tindahan. Ayan. Oh, di ba? Kala ng mga iba, maraming nagsasabi sa akin na napapaawa lang daw ako sa Facebook kasi daw may apartment naman daw kami, ganyan. Kala nila hindi kami tumira sa mga ganyang lugar. Anong masasabi mo, Dar? Anong masasabi mo sa kanila? Naiya po kasi. Maiyayin po kasi siya. Maiyayin po siya. Di po kasi sila sanay sa mga, kahit kami, di rin po kami sanay sa mga video-videong ganito. Sinubukan ko lang po dahil maraming nagre-request po. Kamusta yung biyeke ni Kanita, Dar? Kamusta ang buhay dati dito, Dar? Na nandito kami. Ah, dito rin po tumira yung pamangking ko dito. Bakit talaga daw mahirap, ano? Talagang mahirap dito. Kaya nga sabi ko, unago pa kami ng apartment dahil may asawa na kami. Sabi ko, syempre, yung mga asawa namin nangarap din silang magka-apartment. Nakita nila yung sitwasyon na hinihigaan natin, di ba? Tapos pag lumulubog dito, Dar, di ba, saan ka tumitira? Sa palengke, sa taas ng pwesto. Sa taas ng pwesto. Tapos minsan, doon pa sa ano mo? Sa jeep. Sa jeep. Dito tumitira si tita ko pag lumulubog. Papakita ko sa inyo. Ito so. Malabo rin ni Dar ang bahay bro. Uy, kayong jeep ko na rin yung mga po yung tubig, dito po sila natutulog. Tapos dinadala nila sa palengke ito. Tara. Ito yung wheeler ng tito ko. Alam nyo, guys, hindi po... Compound ng mga pamilya ng mama ko to. Yes, ayun. Ay, tayo makadaan. Wait lang. Dito yung sa ano, pangalawang bunso nila mama ko. Nila. Hello! Dito ba kami tumira dito dati? Na marami kasi nagsasabi, kala nila nagpapahawa kami. Kala nila hindi natin para-parehong tiniran yung ganitong buhay. Eto. Ayan yung asawa ng tito ko. Yan yung mga anak niya. Bali, walo ba kayong nandito, tita? Walo? Walo sila. Walong mga bata, tapos yung tito ko, tsaka yung asawa niya. Pagkara. Tara. Ito yung bahay ng lola ko. Ngayon nakatira dito yung bunsong kapatid nila mama ko. Ayan. Nag-iusap sila na pwedeng idikit sa pader. Idinikit nila yung bahay nila doon. Bali dito po sila nag-CCR. Yung mga lahat ng compound doon. Yan po yung kanilang CR. Tapos, papakita ko muna po yung naging kwarto ng tulugan nila. Ito po. Ayan. Ayan, nakapakat lang po kami sa ano, sa pader ng ano, ng magmamanok. Okay. O, lalabas na siya. Ready na po siyang mamasada. Kumagana po ito din po kaya. God bless sa'yo, Bab, tsaka mag-ingat ka sa yung mga pasahero. Mag-ingat ka rin sa pagdadrive mo. Ko na nagbibideo sa akin. Hello po. Ayan. Anong masasabi mo nung nakatira tayo dito? Mahirap yung sitwasyon. Sabi nila, bakit daw ako ano? Nagpapaawa daw ako. Ayun, totoo.
mahirap talaga yung sitwasyon namin noon. Saka bakit daw ako nagdesisyon ayano? Di ba nagdesisyon ako nag-apartment dahil lagi kasi lumulubog dito tapos lagi kaming nilalamukan. Kaya ganyan yung mga kutis namin dito hanggang ngayon. Oh. Hoy, kawawa ko naman, nakakaiyak. Sabi nila binabash daw nila ako but inuna ko pa daw yung pagbe-brace ko sa ngipin. Alam ko nilibre lang sa iyo yan eh. Di ko alam. Hindi, gumastos din ako ng konti kasi yung kumari ko sa taga Tarlac High. Hi Maring Len. Sobrang thankful ako kasi naging kumari kita. Yung araw na magpapagawa po yan ng ngipin niya. Sabi niya sa akin, "Gusto mo ba, Mare?" Sabi ko, una nahiya ako sa kanya, syempre. Tapos nung sabi ko may budget naman ako kahit papaano, dinagdagan niya ako. Kaya ganyan ako nakapagpa-brace. Kasi lagi kong kasama sa pagtitinda yon. Oh. So ngayon, kapatid, saan tayo next? Punta tayo sa Bilya. Yon. Yes, kung saan yung dumaan yung dumaan yung ahas. Ahas. Gitna namin ng magkakapatid. Ayan ang compound ng family Simbulan. Ah, di ba? Ayan. Oh, yes. Hello. Good morning. Anong masasabi mo sa mga nagpatira sa atin dito? Papasalamat ako kasi hanggang ngayon nandito pa rin kami, mga kapatid ko. Nakatira pa rin sila dito. Ang hirap lang yan, pag pinaalis sila, hindi namin alam kung saan sila titira. Alam nyo ba, hindi lang naman si mama ko okay naman siya sa pwesto. Kahit kaya naman niyang umuwi din sa apartment pag gusto niya. Alam mo ba, iniisip niya rin kasi yung sitwasyon ng mga kapatid niya. Lalo na, wala naman talaga silang nadatnan na mana kahit lupa or bahay. Nagpupursige naman sila, kaso talagang ito yung talaga yung kapalaran ng naging buhay namin. Yung sa pagkain lang masaya na sila. Tiyagaan lang yung pagbi-business namin. Kaya sa mga ang compound ng pamilya ng nanay ko. Yan. At dito na po nagtatapos ang vlog. Okay. Salamat po, ingat po tayong lahat.